Masarap na panghimagas ba ang hanap mo, Kabamba? Yan at magluluto tayo ngayon ng ginataan na bayabas. Tatlong sangkap lang yung ating kailangan dito. Itong hinog na bayabas, gata at brown sugar. Nung binili ko pala itong bayabas, ay kinabukasan ko palang ito niluto. Medyo pinahinog ko pa ito ng konti. Isang kilo at kalahati lang pala ito, Kabamba. Binalatan ko lang ito at tinanggal ang buto. Pagkatapos ko naman ito binalatan, ay hinugasan ko ito. Tsaka ko nilagay dito sa aking kawali. At nilagyan ko ito ng kunting tubig. Kunti lang naman yung aking nilagay dito dahil papakuluan ko lang ito hanggang sa maigana yung tubig na aking nilagay. Magmula nung nag-asawa ako ay ngayon lang ako magluluto nitong ginataang bayabas. Natuto akong magluto nito dahil kay nanay ko. Isa rin kasi ito sa kanyang paborito. Yan at kunting-kunti na lang itong sabaw nitong ating pinapakuluan. Kaya ilalagay ko na dito yung ating kakanggata ng nyog. Dalawang kakanggata pala ng nyog itong aking binili. At isa at kalahati lang yung aking nalagay. Sa isang balot ay ang tansya ko ay nasa isang cup at kalahati. Pag bumili ka kasi ng isang nyog dito sa aming palengke, ay libre na ang papiga. Itong natira naman na kalahati ay ilalagay ko na lang ito sa freezer. Gagamitin ko na lang sa ibang araw. At nung kumulo na yung aking nilagay na gata, ay maglalagay na rin ako dito ng asukal. Washed brown sugar pala yung aking nilagay dito. At pwede rin dito yung puting asukal. Kung mapapansin nyo ay hindi ko muna nilagay lahat itong ating asukal. Baka kasi masubrahan ko ito sa tamis kaya kalahati lang muna yung aking nilagay. At nung nahalo ko ito at medyo natunaw na rin yung aking nilagay na asukal, ay akin itong tinikman. Pero pagkatikim ko dito, ay medyo kulang pa ito sa tamis. Kaya nailagay ko lahat yung ating 1/4 na asukal. 1/4 kilo yun, Kabamba. Pagkalagay natin dito sa ating asukal, ay lulutuin lang natin ulit ito. Papakuluan ko lang hanggang sa medyo lumapot na ang sabaw nito. Habang niluluto ko, ay nangangamoy bayabas na dito sa aking kusina. Ganito lang kadali lutuin itong ating ginataan na bayabas. Masarap na panghimagas o kaya pang merienda, Kabamba. At mas masarap ito pag malamig. Yan at ready to serve na yung ating ginataang bayabas. Paki-comment mo na lang, Kabamba, kung nakapag-try ka ng kumain ng ganito. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Thank you for watching, Kabamba. Hanggang sa muli!